Agad nga itong ginawa ni Jordan Poole matapos niyang malaman na lilipat na siya sa Wizards. Pero bago yan mga idol ay balita muna tayo dito sa brokenhearted na si Marcus Smart. Dahil sa report niyang ito, sabi Marcus Smart was reportedly completely shocked by the Celtics trading him to the Grizzlies. Gusto nga ito kasing mag-retire sa Boston, neto ni Smart. At yan nga mga idol ang example ng business side ng NBA. Kahit gaano ka ka-loyal sa isang team mga idol, kahit sa team mo yan na nag-draft pa sa'yo, kapag nakakita nga sila ng player na makakatulong nga sa kanila na ma-achieve ang kanilang goal at sa kaso ng Celtics ay championship, ay hindi sila magdadalawang isip na i-trade ka. At yan nga'y natutunan at nalaman ni Marcus Smart in a hard way dahil kanyang na-experience ito mismo. Nalaman niya nga kung gaano ka-harsh ang NBA business. Kaya nga't nakikita natin ang ibang mga players, di ba mga idol, na mag-demand na rin ng trade out of their teams, hindi na nga nila pinapahalagan pa ang salitang loyalty mga idol dahil alam nila na ang mga NBA teams din na ito ay hindi nga loyal sa kanila. At ngayon atin lang ang pag-usapan itong si Jordan Poole mga idol, pati na rin ang naging trade niya sa Wizards at sa pagkuha ng Warriors kay CP3. At ang dahilan, ang rason nga daw kung bakit in-trade itong si JP mga idol, ayon na rin mismo sa ilang mga Warriors reporter ay dahil mas pinili daw nila itong si Draymond Green na manatili sa team kesa dito kay Poole. So it means mga idol, hindi pa ayos ang relasyon ni Draymond Green at ni Jordan Poole matapos nga ng kanilang naging insidente nung sinapak ni Draymond Green si Poole. After nun, sinabi nila na okay na ang relasyon, nag-sorry na si Draymond, nakausap niya na si Poole, and they are working together. Pero in reality, sa katotohanan mga idol, ay hindi pa rin pala talaga maayos. At siguro mga idol, ito rin ang eksplanasyon kung bakit hindi magandang paglalaro ni Jordan Poole ang kanyang performance last season. Hindi pala maganda ang kanyang relasyon sa teammates mga idol, and that definitely can affect yung paglalaro ng isang player. At itong si Jordan Poole mga idol, kitang-kita nga natin yon sa regular season lalo na sa playoffs. And then mga idol, matapos nga na matrade itong si JP papunta na sa Wizards nang malaman niya na natrade na siya, ay agara niya ngang in-unfollow si Draymond Green sa Instagram. Yan nga ang napansin ng maraming Warriors fans mga idol, na wala na nga daw sa followed list na ni JP si Draymond, pero sila Stephen Curry nandun pa. So obviously mga idol, hindi talaga maayos ang relasyon pa ni Draymond Green at ni Jordan Poole, and I think mahirapan ang maging maayos yon. Isipin mo ba naman mga idol, may kipagbati ka pa sa sumapak sa'yo? Diba? Mahirap talaga, at kaya okay na rin siguro na na-trade itong si Jordan Poole away from the Warriors. Para nga wala ng bad blood between teammates doon sa locker room ng Warriors na for sure makakapekto sa lahat ng kanilang mga players. Pero for sure disappointed din ang mga Warriors fans dahil kaunti nga lang ang kanilang nakuha ng kapalit neto ni Poole. Pero I think mga idol, personally, para nga sa aking opinion ay malaking matutulong ni CP3 sa Warriors. Isipin nyo yun mga idol, magkakaroon pa ng isang playmaker itong si Stephen Curry bukod kay Draymond Green, at ang playmaker na to ay kaya rin umiscore. At alam naman natin mga idol kung gaano ka dangerous itong si Stephen Curry off the ball. At hindi nga lamang kung sino-sino lang na point guard ang magsiset ng plays para sa kanya mga idol. Ito nga isang Hall of Fame point guard na may nickname nga na Point God. So definitely I think the Warriors fans should be excited sa pairing neto nila CP3, Steph Curry at pati na rin Klay Thompson.